Magandang morning sa inyong lahat. Nagpapawisan na ako sa ginagawa ko. Ayun guys, dito ako ngayon sa munting patulahan, munting gulayan. Ayun guys, nagpapausok ako dito sa mga gulay ko kasi medyo marami siyang mga insekto. So wala akong pambiling pangpawala sa insekto. So ang ginagawa ko, ito yung mga usok. So ngayon, kaya ako nagpapausok kasi maraming insekto, kaya kumukuha ako ng talbot ng saging. Ayun guys, malakas na yung ano dito. Kailangan kasi siya usok lang talaga yung pumupunta doon sa mga patula, hindi yung apoy, kasi kung apoy yan, mamamatay yan siya. So pangalawang tip ko na kahapon, nagbibigay na ako sa inyo ng tip kung anong dapat yung gawin sa patula pag bagong pitas. So ngayon guys, magbibigay naman ako ng tip, pero usually talaga ito ginagawa talaga ng mga marurunong sa mga gulay, katulad ng patula, yung upo, saka ang palaya. Yan, ginagawa yan siya sa mga nagbubunga na mga vegetable. Hindi, I mean yung mga vegetable, yung mga ganun, kailangan mo siyang ano bang tawag nito, yung bunga, di ba, vegetable? Ano bang vegetable? Aba yan, talakers, napakatanga-tanga mo. Basta yun, mga gulay, madaling salita, mga gulay na lang. So yung mga gulay na yan, pag may mga bunga, kailangan mo siyang pausukan para mawala yung mga lampinig, may insekto or whatever na nandyan sa mga bunga na kumakain ng bunga. I mean, hindi niya kinakain yung bunga, yung parang tinutusok lang niya yung bunga. So kaya yun siyang tatanggalin natin. Yun yung sinasabi ko sa inyo, na pag tinusok yung bunga, masisira na yung bunga ng, katulad nito, tinusok yung bunga niya. Ayan, tinusok yung bunga niya, di ba? Nasira. Ito, wala pa siyang tusok. So ibig sabihin, maganda pa ang kanyang bunga. Wala pang tusok yan. So pag nagkaroon siya ng tusok, kasi ganyan yan, ipa-clear ko sa inyo. Ayan, ganyan ang hitsura ng magkaroon ng tusok. Yan, lampinig yan ang nagtutusok niyan. Sa mga insekto naman, ayan, katulad ng bubuyog, ang kinakain nila, ang inaano nila, yung bulaklak, yung mga pinaka sa bulaklak. Tingnan nyo guys, titigan nyo yung mga bubuyog, oh. Diba? Yung bubuyog, yan yung nagkukuha ng mga parang ano dito sa ano. Katulad nito, kainin yung bubuyog dito sa pinakagitna nyan. Sinisip-sip nila yung parang katas. Yung katas ng bulaklak. So, minsan, hindi natutuloy dahil nauubos yung parang katas niya. Kaya, yun. Teka lang guys, kasi magsusunog muna ako dito kasi marami ditong mga lampinig. Let's watch this. Ayan. Umusok na siya. Ayun, papunta siya doon sa mga, grabing tawis ko, papunta siya dun sa mga similya ng ating
patula, pumunta siya doon, tinataboy niya yung mga insekto. So ngayon pupunta tayo dito sa dulo para magkaroon, magkuha tayo ng aray. Oh my god. Ayan. Oh, bawal ba dyan? Ayan guys. Kailangan lang natin kasi pausok-usokan ng ating mga tanim. Ulit niyan. Asa na ba yan? May papakita ko sa inyo. Tingnan nyo ng mabuti guys ha. Ayan. Yung malaki na yan oh. Dalawa yan sila. Ayan malaki. Ayan pa isa oh. Ayan oh. Oh. Diba malaki. Ayan. A few moments later. So, tingnan nyo muna yung aking background. Ayan. Alam nyo yan kung ano tong mga background ko na yan. Kung anong nandyan. So, sa mga Ilonggo, sa mga Ilocano, sa mga Tagal, Waray, sa Cebuano, or Muslim. Yan. At saka, Tagalog. Yung pinakalas Tagalog. So ngayon yung mga Tagalog, yung Bicolano pala, sorry, I mistake it. Yan sila, ang mga Ilocan, ang mga Bicolano, napakahilig nila sa talbos ng kamuting kahoy. So upo ako para mas makita natin. Ayan, malalaki sila, di ba? Halos pantay na sila sa akin. Mataas na nga yung iba sa akin pag ganito yung upo ko. Yun. Ang kukwento ko lang yun guys, my best experience about dito sa ano na to ito. Kasi ito siya pala, ito pala yun. Maraming una-una ang Bisaya kumakain. Yung Bisaya ha, kumakain yan sa ano nito ay yung laman lang ang Bisaya. Ewan ko sa Waray kung kumakain sila ng talbos ng munting kahoy. Ang pagkakaalam ko kasi sa probinsya namin sa Cotabato City, from Cotabato City, but I'm here in Maynila sa Muntinlupa City, sa may New Bilibid Prison. New Bilibid Prison. Yeah. Nandito ako nag-stay kasi nandito yung work ko. Tapos so ngayon, ang makwento ko lang po ay ang mga Bisaya ang kinakain lang nila ang laman ng amunting kahoy. Diba? So, aminin sa mga Bisaya dyan. Comment kayo down below. Tapos, sa Waray nun, ewan ko, kasi hindi ko pa alam. Kasi wala naman akong kasama na Waray. Pero, maaram ako mag-Waray. Konti. Konti lang pala ganun. Konti, yun. Maaram ako mag-Waray. Pero, yung mga Waray, hindi ko alam kung kinakain din nila yung talbos niyan ng amunting kahoy. So ang Ilocano, Hanamo, kung kumakain sila ng talbos ng amunting kahoy. I don't know ha. Tapos 'yun. Ang mga Bicolano yon. Yun sila. Malakas silang kumain ng talbos ng amunting kahoy. Sa buong buhay ko, wow, talambuhay na yun ha. Talambuhay ko, first time akong dito sa Muntinlupa, dito ko nakikita na kumakain pala sila ng nakakain pala ang talbos ng amunting kahoy. Best experience sa aking kaibigan na si Elsie Salvador.
maraming salamat sa iyo na binigyan mo ako ng tip na ano na about dito sa ano na 'yan, amunting kahoy na 'yan. Maraming salamat na nabigyan mo ako ng tip na ganun, makakain pala 'yan siya at saka ginagataan niya 'yan siya, guys. So far masarap. Masarap din naman siya sa akin, masarap. Pero sa kanila so far masarap daw. I don't know kasi yung panglasa ko kasi ang alam ko, oh, masarap siya. Parang ganun lang. So ngayon, ang Tagalog naman, ewan ko. Kasi hindi ko alam na yung mga Tagalog na pure ha, nandito yung mga Tagalog talaga nandito sa Maynila na nagano, hindi ko alam kung kumakain sila niyan. Yun guys, yun yung kaalaman about dito sa Munting Kahoy. So maraming salamat kung nakapulot kayo ng kunting kaalaman about sa Amunting Kamunting Kahoy. Kasi yun pala, makakain siya, hindi siya masasayang yung dahon nito, yung hindi dahon ha, hindi yung ganito katigas. Yung ano, yung ito, nakikita niyo ba to? Ito yung pahalos talbos na. Yan yung kinukuha nila kasi bata at saka mas malambot siya, masarap daw. So sa akin, nakatry naman ako, masarap din naman siya, pero hindi ko bet siyang kainin ng yung paulit-ulit, hindi katulad ng mga talbos ng kung ano-ano dyan, mga kangkong, mga kung ano-ano. Yan, kumakain ako ng tulo-tulo niyan, pero dito kasi masarap lang, ganun lang, masarap lang siya. Wala nang sabing, uy, ang sarap. Ako kasi, miminsan lang kasi ako talaga maka-appreciate ng pagkain na masarap. Dahil, kahit ako, mahirap lang ako, namimili din ako ng pagkain. Namimili din ako ng kakainin ko na gusto ko sa sarili ko. Hindi yung, ay, ito kainin, bibili ako nito kasi hindi ko to makakain ng ganito ganyan. Nandito ako sa Maynila, nakain ko lahat ng pangmayaman na pagkain. Kasi yung boss ko, yung big boss ko, sabi niya, oh, punta kami ng Four Seasons. Oh, lahat ng mga pagkain nun, lahat ng inumin na hindi ko nainom since na bata pa ako hanggang ngayon. So doon ko na experience. So sabi ko, oh my God, ito pala yung ano, ito pala yung may nga mayaman, ito pala yun, kain ka 1,000, eat all you can. So sa Four Seasons na yan, migay shout out sa iyo sa Four Seasons. Sa Four Seasons, kahit saan Four Seasons na yan, migay shout out sa iyo. Maraming salamat na naka-experience ako pagdating sa mga ganung kainan na eat all you can na 1,000 isang tao. So nakakain ako so far. Kung anong gusto kong kainin, kung ano yung mga mamahalin na mga pagkain na doon, lahat na hindi ko kayang bilihin, kinain ko talaga doon sa Four Seasons. So sa Vikings naman, sa Paranaque, nakakain din ako. Masarap din, katulad din siya ng Four Seasons. Pero mas better ang Four Seasons kasi mas sa Maynila kasi kami kumain nun sa Four Seasons ng Maynila, sa may Biwok. So yung dito sa Vikings, dito sa may Paranaque, medyo maliit lang siya kasi kaya yun, hindi siya maraming hindi ko nakita yung mga pagkain doon na ano, na bakit ba dumating tayo doon sa mga ganun. About dito sa mga gulay ang pinag-usapan natin, i-rest natin yun, i-rest the bird. So yun, experience ko kasi, kaya diba sabi ko sa inyo, experience ko, yung experience ko na yun, lahat ng experience ko, kukwento ko sa inyo. Lahat, yun, bago pa tayo nag-umpisa ng video na to, diba, ang sabi ko, about experience, about sa mga gulay, kung anumang nasa isip ko, anong nasa isip ko, maiisip
ikukwento ko sa inyo, di ba? So, huwag kayong magtataka kung saan-saan tayo nakakarating. So, kumuha na lang kayo ng papel nyo kung anong gusto nyo na maranasan or makuha na lang tip sa akin or yung konting kaalaman, kumbaga. Kung kumuha kayo ng bullpen at papel, sulat nyo na yun pala to, ito pala yun, kailangan pala kasi sabi ni Mr. Talakers ganito ganyan ganyan daw. So now kung nakakuha ka ng tip sa aking video, maraming salamat at comment ka lang sa down below in my video yun. So marami pa akong ikukwento guys sa inyo, kaso lang parang hindi ko gusto yung aura ko ngayon kasi alam nyo kanina nag ako dun sa mga taniman ko, nagsisiga. So ganito yung itsura ko at saka hindi pa ako nakalimutan.